Next naman yung mga ginagamit. So, ito yung nilalagyan ng sample. So, kailangan, kung solid ba yung sample mo, kailangan mo siya i-convert into liquid form sa UV-Vis before you can perform UV-Vis. So, ito yung cuvette, gawa siya sa quartz. Ang isa sa mga importante yung kailangan malaman natin dun sa lalagyan ng sample, which is this one, ay dapat, it must be, tawag dito, it must be apt for the spectral region of interest. For example, yung quartz, okay siya gamitin na material, may kamahalan, pero okay siya gamitin kahit UV or visible region ka kasi hindi niya inaabsorb yung wavelengths na yun. So, okay yung quartz. Pero halimbawa, well, medyo low budget, plastic lang yung meron, no? Dun sa lab natin, plastic na cubit, na container. So, hindi mo siya pwedeng gamitin sa UV region kasi nag-aabsorb siya ng UV light. So, take note na pag mag-research kayo, take note nyo yung gano'ng consideration. Non-negotiable siya. Ayan. So, ito yung nasa gitna, ito yung tinatawag na Zerni-Turner monochromator. Sa mga modern UVBs, ito yung nasa loob niya. So, ito yung part ng instrument na ginagamit para maging para ma-filter out yung light. Kung makita nyo dito, buo yung light pa natin and then i-diffract siya ng grating. Tapos later on, makita natin na pagdating dun sa detector, isang wavelength na lang or very specific na lang or shorter na yung band ng wavelength na nakakalabas. Tapos yung medyo mga, actually may mga simpler rin mga ano, mas may mga simpleng mga UVBs or makina na pwedeng gamitin. So instead na may Zerni-Turner monochromator ka, may moving mirror ka, filters yung ginagamit. So mga water analysis kapag mga water analysis kits. So most likely ganito yung setup kasi limited lang naman yung ano, yung mga parameters na gusto mong i-analyze kaya kayang-kaya ng mga filters lang. So bawat filter represents a wavelength. So bawat wavelength may ano, may katapat yan na analyte. For example, phosphate, nitrate, etc. So kapartner ng mga reagents na yan na doon sa sample, yun yung konsepto ng analysis. And then we also need to discuss siguro ano, yung mga issues na pwedeng kaharapin kapag magamit ka ng UVBs. So real deviations arise from changes on the refractive index on the analytical system. So actually medyo komplikado siya kung babasahin natin, pero gusto natin sabihin dito, i-double check natin no, yung spectrum ng ating mga ano, ng ating mga sample kasi minsan meron kang sabi ng journal mo or sabi ng standard method mo, dapat ano, 390 nanometers halimbawa yung wavelength na i-input natin doon sa software. Importante kasi yun, yung lambda max na i-specify mo. No? So minsan, kapag may nangyari mga changes sa sample, umuusod yan. And pag umusod yung lambda max mo, pwede kang magkaroon ng issues doon sa quantitation. So take note natin yan. Kasi nagbabago yung refractive index ng sample mo, analyte mo. Next naman, chemical deviation. So ang minsan meron tayong mga ano, may mga samples tayo na mabilis magbago yung form, no? Kapag na-expose sa temperature, mas tumaba yung temperature, tumaas yung temperature, o nagkaroon ka ng ano, nagkaroon ka ng iba pang environmental pressures. So can have shifts, no, dun sa kanyang equilibrium. Kapag nangyari 'yon, pwede rin maapektuhan yung analysis mo. So the bottom line here is that you need to make sure that your samples are stable kapag pinadala mo doon sa lab. Halimbawa, kung ikaw nag-prepare ng sapat, ganito yung temperature niya habang nagta-travel or habang pinapadala mo doon sa lab. Kasi ngayon, di ba, since pandemic, kung talagang gusto natin magpa-analyze, hindi natin pwedeng dalhin on our own. Most likely, magre-require na yung mga labs na ipa-courier mo sa. So kung papadaanin mo din, especially yung galing ka sa malayong lugar, it would be best to indicate yung mga ano, ganitong mga issues with regards to your sample, ganitong mga sensitivities. So another issue would be, ito medyo very common to, no, na hindi natin napapansin, na kapag nag-prepare tayo, ay, na-dilute ko na, na ano, dissolve ko na yung sample ko, okay na to, salang ko na sa UV. So importante malaman natin na pag may mga particulate, suspended particles, colloidal particles yung ating mga sample, we have to ensure that these are minimized or eliminated at best. Minimized at best, no, or eliminated kung kaya. Kasi ang konseptong ginagamit naman natin dito yung Lambert's law, na sinasabi na yung path length, yung dinadaanan ng light. So sa case ng cuvette, it's 1 cm typically, no, yung size, yung length ng cuvette.
kung ano siya, directly proportional siya dun sa absorbance ng light. So, pag ganun yung case, at may mga particles, masisira yung path ng light mo, hindi na diretso. So, kung anong mabasa mong reading dun sa instrument, hindi na siya tama. Kasi na-deflect yung light na dapat patagos lang dun sa sample. Okay. So, isa pa, ito medyo common sa mga teaching labs and yung mga universities, no? Siyempre talaga ang UV vis, since it's a very simple instrument to ano, navigate and to use. Yung cuvette, gamit na gamit, so madalas talaga may mga scratches. Ngayon, ang tanong, ano ba ang epekto ng scratches natin? So, pag nagkaroon ka ng scratches doon sa cuvette, maapektuhan din yung light signal mo gaya nung kung paano naapektuhan yung light signal doon sa scattering natin kanina. So, take care of your cuvette. So, yun nga, sight imperfections, scattering losses will affect your analysis in UV-Vis.